Good morning, everyone! Welcome to AFJC Online Devotion. Ayan! At good morning! I'm Ate Q! And yours? Sabi mo kasi eh! My name is Epic Fail. Good, ako nga po pala ang gwapo niyong host yan. Okay, goodbye everyone. Tayo may hawak ng program, wala silang magagawa. Ako nga po pala. Pero sabi, wag daw magsinungaling eh, kasi maaga pa. Oh. Eh, pag sinabi ko rin, pangit ako, nagsisinungaling din ako. Ay, ganun ba yun? Ay, ako. Sabi, accept the difference. Okay, yeah. Ayan, thank you. Accept the difference. Ayan, ako nga po pala si Brother Brian. At talaga ba? Oo oh, naman. Morning, Brother Brian. Yeah, good morning din sa parang ngayon nakikita. Parang first time ba natin to magsama? Ewan ko ba? Sana wag na maulit. Sana ayoko na. Ayan, good morning po sa ating mga kasama sa ating online devotion. At ngayong umaga na ito, marami na naman tayong matututunan. Yes, amen. Parang hindi ako bisido ah. Inisip ko kasi kung sino mag-share. Sige na nga, mag-amen na ako. Baka magalit sa akin to next week eh. Kasi kami host next week, baka sabunwatan ako ng live eh. Diba? Ngayong umaga po na ito, mga kapatid, we encourage you na patuloy nyo pong i-mention sa comment section ng inyong mga FB friends para sabay-sabay tayong makapakinig ng salita po ng ating Panginoon. Yes, para lahat tayo mabless at mapuspos ng kabanalan ng Panginoon. Yes, at ngayong umaga na ito, hindi na natin patatagalin pa. Sama-sama po nating purihin at itaas ang pangalan po ng ating pong Panginoon at ililid po tayo ni Sister Madeline and Rina. Good morning, everyone! Thank you sa mga host nating gwapo at maganda. At ako din. tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Awitin nating awitin na to na merong panalangin sa ating mga puso. Rivers in the desert will
Lord. Marami pong salamat sa kabila ng mga dalahin namin sa buhay, masakit man ito, mahirap man ito, at ito man ay nakapagbibigay ng discouragement sa ating buhay. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat ikaw ang gumagawa ng lahat ng daan, Panginoon, para kami ay lalong bumangon, lalong tumatag ang aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Amen. Kita pag-lead sa pagsamba sa Panginoon. Tunay nga, no, Sister Q, na talagang sa lahat ng anuman yung pinagdadaanan natin, laging gagawa ng paraan ng Panginoon. Parang wala agree ako dyan. Iniisip kasi ako na isi-share sa'yo. Ayan, kaya ano lang, siguro mas maraming ma-share sa atin yung magsasalita ayan, ngayon. Ayan, syempre naman. Oh, talagang ano, ma-intriga. So, eto na. Ang pinakahintay natin, yes, ang pakikinig sa mensahe ng Panginoon na dadali ng ating kapatid na Maye Evrina. Brava lang. Ayan, sige po. Welcome po natin ang lingkod po ng Panginoon. Welcome po kay Sister Maye Kebra. Welcome po na lang yung sarili ko. May effects ba ako? Sana patanggal po ng effects ko. Ayan. Hello? Hello? Meron. Ayan. Meron eh. Po. Habang po naayos natin yung ating sounds, I would like to thank everyone na kasama na po natin dito nanonood. At maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating online devotion. And I hope and I pray that today the message of the Lord will speak to each and every one of us. Lalong-lalo na doon sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. So, ang title po ng message natin for today's video, I come in faith. And let us read from 2 Chronicles chapter 13, verses 10 to 18. But I will focus no sa verse 18. So sige po, basahin po natin. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 13, verse 10. But as for us, the Lord is our God, and we have not forsaken Him. We have priests ministering to the Lord who are sons of Aaron and Levites for their service. They offer to the Lord every morning and every evening burnt offerings and incense of sweet spices, set out the showbread on the table of pure gold, and care for the golden lampstand that its lamps may burn every evening. For we keep the charge of the Lord our God, but you have forsaken Him. Behold, God is with us at our head, and his priests with their battle trumpets to sound the call to battle against you. O sons of Israel, do not fight against the Lord, the God of your fathers, for you cannot succeed. Jeroboam had sent an ambush around to come upon them from behind. Thus his troops were in front of Judah, and the ambush was behind them. And when Judah looked, behold, the battle was in front of and behind them. And they cried to the Lord, and the priests blew the trumpets. Then the men of Judah raised the battle shout. And when the men of Judah shouted, God defeated Jeroboam and all Israel before Abiha and Judah. The men of Israel fled before Judah, and God gave them into their hand. Verse 17, Abiha and his people struck them with great force. So there fell slain of Israel 500 chosen men. Thus the men of Israel were subdued at that time, and the men of Judah prevailed because they relied on the Lord, the God of their fathers. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po, natalo ng mga taga-Juda ang Israel dahil nagtiwala sila sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo. Salamat po, Lord God, sa istorya ng buhay ng ni Abiha. At patuloy po kami na matututo, Lord God, sa kwento ng iyong lingkod, at patuloy niyo po kaming baguhin sa pamamagitan ng iyong salita, at magkaroon po kami ng pananampalataya sa iyo, Lord God. Salamat po. Ito po kami na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayun, no, ang title po muli natin is Come in Faith, at pag-aralan po natin, no, sa series natin ng Our Daily Bread, itong buhay ni
Abi, ano ba sa Tagalog kasi niya? Abiyam. Okay? Tapos sa English ang name niya ay Abija. Abiya. Sige, ganun na lang si Abiya. Kasi siya na hindi po tayo Hudyo. Hindi natin alam kung paano big kasi. Pero ayun, makikita po natin si Abi. And then, isa siyang hari. Hari siya sa Juda. At ang ito, magugulat tayo. Ang kalaban niya, mga Israelita. Paano natin na, paano niya naging kalaban ng Israelita? Akala ko ba ang Israelita ang piniling bayan ng Diyos? Pero makikita po natin dito na si King Jeroboam ng Israel that time is not from the lineage of David. O baga, ano lang sila, nagkaroon po ng pagtataksil yung servant ni David, ay, the servant ni Solomon, na anak ni King David, no? Yung servant niya, anak niya si Jeroboam, and they, parang, they did something para makuha nila yung trono. So, hindi sila yung rightful na dapat na namumuno dun sa Israel. So, itong si Abiyam, so siya, ano siya, meron siyang dugo ni Haring David. So, pero siya yung king of Judah that time. And they were battling because, ayan, parang nabuhay si Abiyam dun sa time na nandun sila sa gitna ng gera. So, ito nangyari. Siyempre, alam naman natin, ang mga Israelita, magagaling sila sa gerahan, di ba? Magagaling sila mang, ano, mang battle. Ang sabi pa nga dito, pagkakadescribe sa tao ng Israel, ano, sa verse 3, okay? Ito, basahin natin, verse 3 ng 2 Chronicles chapter 13. Abiya went out to battle, having an army of valiant men of war, 400,000 chosen men. Okay, ah, ito yung mga taga-Juda. Ito yung hukbo ni Abiya. 400,000 chosen men. And sabi, ito yung hukbo ni Jeroboam. And Jeroboam drew up his line of battle against him with 800,000 chosen mighty warriors. Pagdating dun sa pagkakadescribe dun sa tao ni Abiya, chosen men lang. 400,000 chosen men. Pagdating doon kay Jeroboam, 800,000 chosen mighty warriors. Yung talagang bumaba ka na, yung talagang nakikipaglaban na. Parang in-rain up sila, bata pa lang, para maging warrior na mandirigma talaga tong mga to. And comparing the numbers that Abiya have, he has 400,000. Compared to Jeroboam, meron siyang 800,000 men. 100% na mas marami, no? Doble yung bilang ng kay Jeroboam compared dun sa meron si Abiya. But ano yung nagpanalo sa kanila, no? It is because Abiya in verse 18 said that, basahin natin sa Tagalog, no? Natalo ng mga taga-Juda, yung hukbo ni Abiya, ang Israel na yung hukbo ni Jeroboam dahil nagtiwala sila sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Eh kung tatanungin niyo po ako, no, hindi ko po masasabi na mabuting hari si Abiya. Okay? Talagang makikita natin na hindi po dahil magaling si Abiya kung bakit sila nanalo, hindi magaling na hari si Abiya kung bakit nagtagumpay ang hukbo ng Huda that time. Babasahin po natin, no, kung mababalikan po natin yung kwento nung pagiging hari ni Abiya sa 1 Kings 1 Kings chapter 15 verse 3, no? Basahin po natin. Sabi nga dito eh, and he walked in all the sins that his father did before him, and his heart was not wholly true to the Lord his God as the heart of David his father. Sabi, hindi naman mabuti as nila lang or as hari ito si Abiya. Nagkasala nga siya, di ba? Hindi nga siya sumusunod, hindi nga niya buong pusong pinaglilingkuran ang Panginoon. But still, bakit binigay ng Panginoon sa kanila yung tagumpay? Kasi ito si King Abiya, he was able to humble himself before the Lord. Na kahit alam niya na meron siyang mga kasalanan na ginawa, hindi siya perfectong hari, hindi siya talagang buong nananampalatayan, hindi siya nananampalatayan na may buong puso sa ating Panginoon.
Pero nagawa niya, i-humble yung sarili niya at lumapit sa Panginoon, no, na may pananampalataya sa kanyang puso. Doon nagsimula na binigay ng Panginoon yung tagumpay sa kanila. That the Lord was able to lead Abiya, no, this king na hindi naman talaga sumusunod sa kanya, into following him, into coming in faith, to believe that they will get that victory para itaas, hindi yung pangalan ni Abiya, kundi itaas yung pangalan ng ating Diyos. Amen. So, maybe, no, at this point of our lives, you are struggling, and meron kang mga pinagdaraanan, meron kang mga problema sa buhay, hindi mo alam yung solusyon, maybe nakikita mo yung sarili mo, like yung comparison kay Abiya at saka kay Jeroboam na yung kalaban mo, grabe, ito, ang laki-laki niya, paano ko to gagapin, paano ko to mapagtatagumpayan, parang hindi ko kaya. Kasama pa dyan yung meron kang mga habitual sins mo, mga sins na pinakatatago-tago mo sa iyong puso, mga iniisip mo sa kapwa mo, mga bagay na naghihinder sa'yo para lumapit sa Panginoon, because you're thinking that you're not worthy to come before our Lord. Kasi guilty ka eh, meron kang mga kasalanan. But, makikita natin dito sa buhay ni Abiya, no, sinatabi niya yon. He admitted that he is a sinful man, pero hindi niya pinigilan yung sarili niya na lumapit sa ating Panginoon to ask for His grace, to ask for His mercy, and give the victory to their hands. So, mga kapatid, this morning, I want to encourage you, anuman yung iyong pinagdaraanan, anuman yung nagpipigil sa iyo na lumapit sa Panginoon, kapatid, huwag mong hayaan na dahil sa bagay na yan, hindi ka makalapit sa ating Panginoon. Kapatid, come in faith. No, what this faith makes of us is that hindi dahil, oh, kasi lumapit ako sa Panginoon na, ayan na, kita mo naman, Lord, ah, may utang na loob pa si Lord sa'yo dahil lumapit ka. Hindi po. Alam natin sa sarili natin, hindi natin kasi kaya. Kaya ibinaba natin yung sarili natin. And this faith, hindi yan faith na dahil kaya mo or may kaya kang gawin. This faith, we acknowledge that God can do everything. That there is nothing that is impossible with our Lord. Na kahit gaano ka pa, karumi, kasama, ka walang kwenta sa tingin mo, when you come in faith to our Lord, wala na, hindi yun ang titingnan ng Panginoon. At hindi rin yun ang makikita mo. Ang makikita natin ay yung kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya this time, kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Let us come in faith to our Lord, katulad ni Abiha. Yes, we are sinful men, but let us acknowledge that the Lord, our God, He is a great God. He is a merciful God, and He is the God of our salvation. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po, Panginoon, dahil tinuruan niyo po kami na lumapit sa inyo. Lord, inaamin po namin na kami makasalanan. Inaamin po namin na kami nagkamali. Inaamin po namin na marami po kami pagkukulang. Pero kami lalapit sa iyo na may pananampalataya. At umaasa kami, Lord God, hindi sa aming sarili, kundi umaasa kami, nakikilos ka sa aming mga buhay at ipapakita mo yung kadakilaan niyo po sa aming mga buhay. Kaya salamat, Lord God, sa iyong kaligtasan. Salamat, Lord God, dahil iniligtas niyo po kami. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal, Lord God, kami po ay iyong inakong mga anak. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, yeah. Ate Maye Quebrar. Yes, yes. Ganda ng topic ngayon. Kaya nga, come in faith. Yes, we are not destined to be His children, but we are the chosen one. Ayan. Yeah, so we need to come in faith with God. So minsan kasi, true faith actually, kasi minsan parang, hindi naman actually minsan, madalas na pagka ito na yung pagsubok, ito na yung trials, ito na yung konting hirap, parang nasi-shaken tayo agad. Oh, diba? Kaya ba to? May option 1, 2, 3, 4, tapos tsaka na lang ulit lalapit sa Panginoon, diba? Pero bakit hindi natin subukan? O gawin natin na yes, lumapit yes. muna sa Panginoon, lumapit lang sa Panginoon pala. So, ayun. Pero pagka, syempre, paglalapit tayo, maniwala tayo na yes, the Lord amen. Will work for us.
Yes. Amen. Totoo po yan. Kumbaga, alam niyo po, minsan kapag napapalibutan tayo ng mga problema, na hindi na natin nakikita yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos, eh, that God can turn the impossible into possible. Kumbaga, ang tingin agad natin sa Diyos, siguro maliit yung Diyos na pinaglilingkuran ko, kasi kung nandyan siya, bakit hindi niya tanggalin agad? So, minsan ganun po agad yung complaint natin. Pero kung mapapansin po natin, di ba, kagaya po nila Abiha, di ba, sa kabila na alam nila na itong kalaban nila ay talagang malakas, pero they trust in the Lord, na hawak ng Panginoon yung lahat ng bagay. We should not be afraid, no? Even though we are being surrounded by our enemies, dahil alam natin si God ay creator at lahat ng mga bagay dito sa mundo ay created lamang. We should trust in the Lord with all our hearts. Ngayong umaga po na ito, we just want to encourage you po to give your reflection. May mga reflection po kayo ay i-comment lang po. Yeah. Mamaya, babasahin natin yan kung makakabalik pa tayo. Pero kung wala naman, we will go on and move forward. And Kuya Brian will give us some announcement for this upcoming events and program of AFCC. Ayan, good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Just want to give announcement. At ngayong araw po na ito, mga kapatid, we encourage you to continue to like and follow our official Facebook page, Ambassadors for Jesus Christ, at ganun din po yung AFJC online po natin. Whenever na magkakaroon po tayo ng AFJC Morning Devotion, ay patuloy niyo pong i-share and i-mention sa comment section ng inyong FB friends para sama-sama po tayo na makapakinig po ng salita po ng Panginoon. At ganun din po, mga kapatid, we just want to announce na unti-unti ay bumabalik na po ang mga ministeryo po ng AFJC. Ayan, purihin po ang Panginoon na nakapag-minister na po tayo uli sa Kulungan, sa Bahay Ampunan. At ganun din po, tuloy-tuloy lang din ang community pantry po natin at yung mga upcoming events po ng AFJC. Kung gusto nyo rin po na magbigay po ng any donation po, mga kapatid, pwede nyo pong gawin yon na provided po sa ating screen po. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you, everyone. Thank you for tuning with us. Amen. And hopefully this message will give you inspiration, yes, encouragement to more deeper in the Lord. And amen. See you again tomorrow. Ayan, at lagi po natin tatandaan na ang buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay. Yeah, God bless. Bye.